Flashback. Alam nyo ba yung sinasabi nyong sundalong kanin na si Trillanes? Ha? Doon sa hindi pa nakakarinig, eh putang ina, pinuputang ina ko lang yan, si Trillanes. Ha? Napuputang ina ko lang yan. Wala sigurong vlogger na nakatawag pa sa kanya. Totoo lang, wala pa nakatawag sa kanya na pinutang ina yan. Ako pa lang. Sa kasaysayan ng kanyang political career, wala pang nakatawag sa kanya na pinutang ina yan. Ito po, oh. Hello, PB, Bishop. Yeah. Ay, yes, si Senator. Ah, opo, opo. Yep. Senator, kamusta na po kayo? Mabuti ko, mabuti naman po. Oo, putang ina mo ka, hindi ka pa napapatay, hayop ka. Ganyan po, salamat po sa inyo. Ha? Dahil magsasantusantuhan ka, demonyo ka. Hindi sa'yo bagay. Opo. Ha? Hindi ka bagay, maging santo. Demonyo ka, di ba? Opo, ito po sa inyo. Putang ina mo rin. Puki ng ina mo rin. Yan! Okay mo. Wala pang nakamura dyan. Wala pang nakatawag dyan kay Trillanes. Wala pang nakagaya sa ginawa ko kay Trillanes ng pinutang ina yan. Ha? At proud ako doon, masaya ako doon. Ngayon magbabanta ka na ipakukulong nyo next year si Pangulong Duterte? Nako po! Alam mo, Trillanes, kung si dating Vice President Jojo Marvinay ay hindi mo napakulong, napahiya mo lang sa Senado, ngayon magbabanta ka na ipapakulong mo next year. Ulul mo! Ha? Sampo ng kapartido mo! Kinang ina nyo! Mangarap kayo ng gising! Mga... End of flashback. Yung pagkikita namin ni dating Senator Antonio Trillanes. After nine years po, mga kababayan, dito po ipapakita ko po sa mga hindi aware kung paano kami nagkaroon ng problema ni dating Senator Antonio Trillanes. Ipapaliwanag ko po sa inyo isa't isa kung bakit ako naging kay Trillanes. Ipapakita ko po sa inyo ang pinagmulan po nun, i-explain ko po. Okay? Kung saan nagsimula po yon. Siyempre, ika nga, music muna tayo nyo naman ako. Kaya doon sa mga DDS, alam ko, naghahantay kayo. Putang ina ninyo. Ito ang sagot po sa inyo. Ha? Kung ano man ang iniisip ninyo, ano man ang masakukote ninyo, akala nyo lang yun. Doon sa mga DDS, ito na po ang mga katangahan na iniisip ninyo. Kahapon, nagkita po kami official ni Senator Antonio Trillanes. Yeah. Nangyari po ang aming pang-aaway ko kay Senator Antonio Trillanes 2015. Tanda ko po yan. 2015 po yung nangyaring pagtawag ko, pagmumura ko kay Senator Antonio Trillanes. Bilangin niyo po, 2015 to 2024 tayo. Yan po yun yung nangyari kay Senator Antonio Trillanes. Na kung saan, ako po'y defender ni dating Pangulong Duterte at hindi po maitatanggi ng mga DDS vlogger. Lahat ng mga pinamumura sa akin ng mga politiko ay sa akin naka-align. Sa akin nakaatang. Sa akin nakaatang yon. Hindi nakaatang yon kina Maharlika, hindi nakaatang yon kina Rio, hindi nakaatang yon kina Byron o kina Moka, bangkot sa akin itinoka. Sa akin itinoka yon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sa akin inasign yon kung sino ang tatawagan ko, sino yung mumurahin ko, at sino ang nagbigay ng number, sila din ang nagbigay ng number para baluhurain si Senator Trillanes. Ito na po yung nangyari kahapon. Sa amin, siyempre may mga nagtataka dyan, may nagtatanong, bakit ako nakapunta kay Senator Antonio Trillanes? Bakit ako nakapunta doon
Bakit ko nakaharap ng ganun-ganun lang ang isang dating senator na isang dating minura ko at dating pinapahiya ko na dati kong binubuli? May mga nagtatanong dyan. Hindi po may iiwasan, mga kaibigan. Hindi po may iiwasan yan. May mga kaibigan ako na mga kaibigan din ni Senator Antonio Trillanes na hindi ko nila papangalanan. Siyempre, ito po mga kaibigan ko na mga kakilala ko personal. Sila po ang naging way. Hindi po sila ang nag-open sa akin. No, usap kayo ni Trillanes, wala pong ganun eksena. Okay? Para idikit or ilapit ako kay Trillanes. Wala pong ganun. May mga kaibigan ako na nakikita ko sa mga posting nila na kasama-sama nila si dating Senator Trillanes. Nagtatanong ako sa mga taong ito, ano ba ang personalidad ni Senator Trillanes? Yun ang unang tanong ko sa mga taong kakilala ko, nakakilala niya, na nakakahalubilo niya. Ang tanong ko, masungit ba talaga yan? Mayabang ba si Senator Trillanes? Ang sagot nila, hindi ninyo maayos siyang kausap. Kasi, hindi po ba itatanggi nung panahon ni dating Pangulong Duterte, puro negative ang sinasabi kay Senator Trillanes. Pinatawag na trililing, pinatawag na kanin, sundalong kanin ang tawag kay Senator Trillanes. Ako naman po bilang defender ni dating Pangulong Duterte, hindi po maitatanggi, kailangan sumunod kami sa kumpas ng sa taas. Yan ang sinasabi ko madalas sa mga vlog ko. Ikaw, DDS vlogger ka. Hindi kita nakasama noong mga panahon na yon. Hindi kita nakasalubilo noong mga panahon namin noong kami nasa sirkulasyon ng Duterte Group. Hindi po ako maitatanggi ng kampo ng mga Duterte. Dalang sabi ko nga, may number ako personal kay dating Pangulong Duterte. Nakakarekta ako sa kanya noong mga panahon nung siya ay nasa Malacanang. Hindi po may tatanggihan at hindi po may papasinungalingan ng mga vlogger na nagpapakilalang defender sila ni Digong. Hindi po may papatanggihan dahil magkakahiyaan tayo. Ha? Kay Senator Bato, may rekta akong number. Kay Senator Bongo, may rekta akong number. Sa mga tauhan ni dating Pangulong Duterte, may rekta akong number. Hindi po mapapasinungalingan yan nang magsasabing Duterte vlogger sila o defender sila ni Digong. Hindi po mapapasinungalingan yan. Dahil yung panahon ni dating Pangulong Duterte, labas-pasok po ako dyan sa loob ng Malacanang. Nagla-live pa po ako sa loob ng Malacanang. At yung mga transcribe niya, nagkakausap-usap kami. Pumupunta ng Bagyo, nagkikita-kita kami. Sinasabi ko yan dahil pasok ako sa loob. Itong mga DDS na sinasabing pasok, nakadikit lang kayo sandali kay Digong, nakapagpa-picture lang kayo kay Digong, sasabihin nyo na DDS na kayo. Hindi ko po kayo nakita nung mga panahon na yun. Ha? Kahit balikan natin ang mga video ninyo. Nung nagsimula kayo sa channel, kailan pa kayo nagsimula as DDS defender? Itong si Mista, kailan pa ito nagsimula? Defender ka ba di agad ni Digong? Hindi. Ha? Kailan ka lang sumulpot yan? After pandemic? Di nyo may tatanggi yan. DMR. Ikaw, kailan ka lang sumulpot na DDS? Kailan ka lang nakaharap kay Pangulong, dating Pangulong Duterte nung nagkakaroon na ng isyo sa Kibuloy Camp? Di ba? Hindi nyo mapapasinungalingan yan. Ha? Ako, mula sa pangkamping niya, mula sa kanyang pangkandidato sa bilang Pangulo noong 2016, 2015 pa lamang, MRR din na ako. Or Mayor Rodrigo Rua Duterte National Executive Council. Hindi nyo po maigidinay yan, mga kupal. Ha?
Hindi nyo may deny. Kaya doon sasasabihin nyo, peking DDS ako, mga gago. Ha? Masok ako sa loob. Hindi nyo may deny. Ha? Nagmi-meeting pa lamang kami sa MRRD. Ginagawa pa lang ang pilang headquarters ng MRRD sa Sullivan. Sa Ortigas pa lang kami nagmi-meeting sa mga plano-plano na yan. Nandiyan na ako. Ha? Kaya hindi nyo masasabi na ako ay hindi isang DDS group ng mga panahon na yon. Ha? Hindi nyo po maitatanggi yan, mga gago. Dahil ako ay may mga personal number ng mga tauhan mismo ni Digong. Ha? Hindi ko makukuha yun, hindi ibibigay sa akin yun kung hindi nila ako kinikilala. Ha? Hindi nila ako bibigyan ng ganun kung wala silang pagkilala sa akin ng mga panahon na yon. Kaya tigilan nyo ako sa mga kadraman. Kung ako'y mapakmakin ninyo sa pagkikita namin ni Trillanes, gagamitin ninyo ito, tiyakin ninyo na may alam kayo. Alam ninyo yung punot dulo hanggang sa pagkikita namin ni Trillanes. Dapat alam ninyo, hindi yung nanakainin nyo ang video ko, gagamitin nyo ang video nito, kung ano-anong palalabasin nyo. Ako, expected ko na to eh. Expected ko na to. Na may magnanakaw ng mga video ko na magkasama kami ni Trillanes na kung ano-anong ipapalabas. Hindi po ako pinakiusapan ni Trillanes sa pumunta sa kanya. Ang sa uulitin ko po sa paliwanag ko po ha, Tagalog po tayo. May mga kaibigan ako na pumupunta kay Senator Trillanes na sumusuporta sa kanya. Nakikita ko yung mga picture. Sabi ko, ano ba ang attitude ni Senator Trillanes? Ha? Kasi ang alam ko kay Trillanes, barubal. Matapang, mayabang, hambog. Yun ang pakikinala ko kay Trillanes. Dahil yun ang paniniwala ko. Dahil sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Yun ang dating sa akin na tumatak sa utak ko. Ha? Yun ang tumatak sa isipan ko, sa utak ko. Pero, nung sinabihan ko yung kaibigan ko, na mga kaibigan din ni Trillanes, sabi ko nga, okay, magbanggit ako ng pangalan, sabi ko, Kuya Mike, pwede ba matulungan mo ako makapunta kay Senator Trillanes? Di ba minura mo yan? Sabi ko, yes, minura ko. Total, kinikwento mo sa akin, tinatanong kita, ano ba ang attitude? Ano ba ang attitude ng isang Antonio Trillanes na dating senator? Puro sinasabi niya magaganda. At nagtanong din ako sa ibang mga kaibigan. Same din ang sinasabi. Nagtanong din ako sa ibang mga kaibigan. Same din ang sinasabi. Sabi ko nga doon sa isang kaibigan ko na si Mike, sabi ko, Mike, baka pwede tulungan mo ako na makaharap si Senator Trillanes. Gusto kong humingi sa kanya ng sorry. Siguro itong pagkakataon na makahingi ako ng paumanhin sa mga nagawa ko sa kanyang mali, sa ginawa kong pambabalahura sa kanya. Ha? Ginawa ko sa kanyang pagwawalang hiya. Alam mo guys, ito sinasabi ko madalas eh. Ang isang tao, pag nagkakamali ka, at ikay humihingi ng paumanhin sa tao, sa taong ginawan mo ng hindi maganda, sa ginawan mo ng pangwawalang hiya, o paninira, o pagbabatikos, kung ano-ano mga masasakit na salita. Hindi po kabawasan sa isang pagkatao ang humingi ka ng paumanhin. Hindi po kabawasan sa isang pagkatao ang humingi ng sorry. How many times ko sinasabi yan? Hindi po yan kabawasan. Hindi po masasabing kaduwagan na ikaw ay humihingi ng paumanhin o humihingi ka ng sorry sa taong nasaktan mo, nagawan mo ng hindi maganda, nagawan mo ng pagkakamali. Hindi po kabawasan sa isang tao yan, mga kaibigan.
Hindi po kabawasan yan. Ako sinasabi ko, hindi ako perfectong tao. Marami din po akong kabalbalan sa buhay ko. Marami din akong kalukuhan na ginagawa sa buhay ko. Pero, alam ko ako yung taong makasalanan din. Ha? Tao rin ako na nagkakamali. Siyempre, ang dating na rito sa mga, dati kong kasamahan sa mga defender ni Digong, ang dating dito negative sa akin. Ako, happy na rin ako eh, na nagkausap kami kahapon ni Senator Trillanes. Alam nyo, pagpasok ko sa gate niya, nakilala kagad ako ng mga security niya, kasama yung kaibigan. Di ba ito yung nagmura kay boss? Di ba ko yung nagmuran, sabi, di ba ko yung kap ninyo? Gumanong kagad sa akin, sabi ko, yes po sir, ako po yun. O bakit pupunta ka kay boss? Ang gagawin mo rito, sagot sa akin ng mga security, sabi ko, sir, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa maling hindi ko po nagawa. Yun ang sinabi ko. Ngayon, dahil siyempre, bago pa lang kami pumunta doon, dahil sinabi ko nga sa kaibigan ko, para maging tulay, maging negotiation sa aming dalawa, na magkaharap kami, siyempre, di ba, yung number ni dating Senator Trillanes, wala na ako sa akin yun eh. Wala nang number sa akin si Senator Trillanes. Kasi, nung pinigil sa amin yun, pinadelete sa akin yun. Ultimo mga text sa amin na pagbigay, pinadelete sa harapan yun. Kaya, nagkaigdo na po kahapon, yung nangyari. Usap kami, maayos. Sabi niya, pinapatawad na kita, at least, nasabi mo personal sa akin yan, may video naman po kami noon eh. Sabi ko nga sa kanya eh, sir, okay lang po ba, i-video ko. Kung pali, nung unang hingi ko sa kanya ng sorry, hindi po naka-video kami. Nung una, unang panghingi ko sa kanya ng sorry. Kaba, 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 ang naramdaman ko sa kanya eh, kaba. Hindi ko alam kung sasapukin ako, sisipain o gugulpin niya ako eh. Siyempre, expected kong mag-ganun na mangyayari na hindi ako na ako makakalabas doon eh, kahapon eh. Pero, ang ginawa niya iba eh. Ibang ginawa niya. Pagdating ko po doon kahapon, hindi muna kami nakita. Pumasok ako, agad ng hangdanan, pasok sa isang kwarto, na waiting ako, kasama yung kaibigan ko na kakilala niya rin. Tapos, lumabas yung kaibigan ko, na ako nalang mag-isa opisina, maya't maya, ihi ako ng ihi. Ihi ako ng ihi kahapon, habang naghahantay sa kanya. Hantay siguro ako mga 10 minutes doon sa waiting area ng table, ng VIP room. Now, ito na po nangyari. Pagbukas ng pinto, gulat ako si Senator Trillanes. Nagkatitigan kami. At yung pagtitig niya sa akin, naka-smile. Nakangiti. Nakangdating sa akin na isang pagpapakita na wini-welcome niya ako kahapon ng pagpunta ko sa kanyang personal. Personal. Ang dating sa akin ng personal niyang pinakita niya sa akin na winelcome niya ako doon. Ito po yung unang mga picture namin kahapon. Ito po yung mga picture namin kahapon ng pagkikita namin. Yan. Yan po yung picture namin kahapon ni dating Senator Antonio Trillanes. Yan po yun. Now, papanood ko po sa inyo yung time. Totally may mga nag-upload nito yung mga dati na eh. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung saan nagsimula yung pag-atake ko kay Senator Trillanes. Yan po, ito pong nangyaring itong pagtawag ko sa kanya. Panahon po ito ng kainitan ng campaign. December po ito, mga kababayan. December po ito nangyari. Tanda ko po ito, December to nangyari. 2015, ito ang unang pinagawa sa akin ng kampo ng Duterte Group during campaign 2015.
Panoodin niyo po yung una namin pag-uusap ni Senator Rillanes. Hello, BB, Bishop. Yeah. Ay, yes, see you, Senator. Ah, opo, opo. Yeah. Senator, kamusta na po kayo? Mabuti po, mabuti naman po. Oo, putang ina mo ka, hindi ka pa napapatay, hayop ka. Ah, ganyan po, salamat po sa inyo. Ha? Dahil magsasantusantuhan ka, demonyo ka. Hindi sa'yo bagay. Opo. Hindi ka bagay, maging santo. Demonyo ka, di ba? Apo, ito po sa inyo. Putang ina mo rin. Puki ng ina mo rin. Yeah. Puki mo. Yan po yung unang pawag ko kay dating Senator Antonio Trillanes. December po 2015. Yan po yung unang-una kong pawag sa kanya, mga kababayan. Alam nyo, yung tumawag ako sa... Nga po nung na-meet ko si Senator Trillanes, hindi niya po ako tinanong eh, sino nagbigay sa'yo ng number ko? Ini-speak ko po yun sa kanya. Matatanungin niya ako, sino nag-uto sa'yo? Sino nag-uto sa'yo nan? Para murahin mo ako. Wala siyang tinanong. Wala siyang tinanong kahapon. Kasi kung tatanungin ako ni Senator Antonio Trillanes kahapon, babanggitin ko sa kanya. Babanggitin ko, patalanan ko sa kanya. Pero dahil hindi niya tinanong, hindi ko na minensyon sa kanya yon. Hindi ko na po pinangalanan. Tapos, hanggang sa nag-usap na kami ni Senator Trillanes sa dalawa lang, totally tatlo lang kami rin sa kwarto eh. Ako, kaibigan ko, tapos si Senator Trillanes. Tatlo lang kami. Totally, yung mga security ni Senator Trillanes, nabantay sarado kami doon habang nadundun ako sa office, pinaalis po yun ni Senator Trillanes. Pinaalis yun. Bumabaan na kayo. Pinaalis niya yun. Pinaalis yun. Pinaalis yun. Yes, alam mo, sandali. Kap, ninyo ututo ka pala nung ni Duterte ka, ha? Nako, kap, sana hindi mo na ulitin sa buhay mo. Alam nyo guys, sabi ko nga po kanina, hindi po maiiwasan pag ikay na sa kampo, pag ikay nakatali. Nakatali ako ng panahon na yon. Noong mga panahon na yon. Para mapakita mong katapatan mo, gagawin mo lahat, patigid sa lahat. Dahil nga kami may mga natatanggap doon, noong mga panahon na yon. Ngayon, naglakas loob ako talagang pinagpilita ko doon sa kaibigan ko na nakakapunta naman kay Senator Trillanes na... Kung pwede pare, o kuya, gawan mo ng paraan na makamagamit kami in person ni Senator Trillanes, na mag-usap kami at gusto ko sa kanya humingi ng paumanhin. Mapapawad niya ako, wala na akong pakialam doon, at least ang mahalaga, masabi ko sa kanya ang saloobin ko ng gusto kong humingi ng sorry. Dito sa ginawang pagkakataon ng pagkakaharap namin, after 9 years, 9 years to, nakalipas na ang 9 years na rito, ito pong nangyari. Senator, una po sa lahat, siyempre, nagkapasalamat ako sa pagkakataon na ito na na-meet ko kayo in person. Humingi po ako sa inyo ng pagkakapatawaran kung ano lang po yung mga nasabi ko po sa inyo, salitang hindi maganda na mga namura ko po kayo nung mga panahon po na yun na magkaiba po tayo ng landas. Hindi po ako humingi sa inyo ng time na mapatawad niyo po ako, pero ako po yung nagdalakas loob na kumarap sa inyo bilang tao na ako po yung humingi ng kapatawaran po sa inyo. Well, papasalamat din ako at ninyo dito sa pagkakataon na nagkaayusan tayo. Sabi ko nga, yung mga nangyari noon ay hindi ko yan pinipersonal kasi alam ko part yun ng digmaan ng mga pareho na yun. So, hindi mo kailangan magpatawad sa akin kasi parte yun nung nagpapakan. But still, na-appreciate ko yung gesture mo at sabihin nun, mabuti ang tao. Salamat, sir. Thank you, sir. Yan po yung hiningi ko sa kanyang pagsusorry, pagpapatawad. Hindi ko po sa kanya hiningi yung patawarin mo ako. Halino po nung sinabi ko sa video na ako po'y humihingi sa inyo ng kapatawaran, humihingi po ako sa inyo ng paumanhin sa mali kong nagawa. Na hindi maganda.
Totoo naman, hindi maganda yung ginawa ko. Pero sinabi ko sa kanya, sir, humingi po ako sa iyo ng sorry na hindi ko po sa mali ko mga nagawa na hindi maganda sa iyo, sa mga pagkakamasasakit na salitang ginawa ko sa iyo, pambababoy ko sa iyo, sabi ko nga sa kanya, pero kung mapapakinggan niyo po yung video na sinabi ko sa kanya, hindi ko po hinihingi sa iyo, sir, na ako'y mapapawad mo. Alam ko, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali ang magpapatawad eh. Di po ba? Maaari, mapatawad tayo. Pero yung taong hinihingian natin ng pagpapatawad, eh hindi ba sa magsasabi na pinapatawad na kita? Hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali. Alam ko, may mga supporter po dyan si Senator Trillanes. Kaya yung iba din nagagalit sa akin. Siyempre, nasaktan po mga yan. Siguro, bigyan nyo ako ng pagkakataon na makita nyo na sincerity ang aking paghingi ng paumanhin kay dating Senator Trillanes. Dahil sabi ko nga po, as depender ni dating Pangulong Duterte, dahil yan ang lumalabas sa bibig ni dating Pangulong Duterte, yan ang pinaniwalaan namin. Yan ang tumatak sa amin bilang mga depender ni Digong noon. Di ba? Ngayon, hindi ko po kayo sinasabi doon sa mga DDS vlogger na ang paniwala sa inyo puro ganun ang dating sa mga liberal party. Alam niyo kung may pagkakataon yung mati mga manamura ko? Willing po akong humingi ng sorry kahit hindi po nila mapatawad. Sabi ko nga kapon kay Senator Trillanes, sir, hindi naman po kababaan ng loob, hindi naman po kabawasan na isang pagkatao yung paghingi ko po sa inyo. Ito pong ginawa ko po sa inyong paghingi ko ng sorry ay tanda ng pagpapakita ko po na ako po'y umaamin sa aking kamalian na nagawa pagin sa inyo. Pagpapakita at pag-amin ko na malaking kasalanan ang nagawa ko sa iyo. Pero ang linaw ng sinabi kahapon na sa akin ni dating Senator, ay po akong tumitingin sa kanya habang nag-uusap kami. Ay po ay, mata sa mata, tinitignan ko siya. Hindi kung ano paman. Kaya ko po siya tinitignan mata sa mata para maipakita ko po sa kanya na seryoso ang aking paghingi ng paumanhin sa kanya. Para maipakita ko at maipadama ko sa kanya na ako pumunta doon, hindi para kung anuman. Para maipakita ko sa kanya na mula sa puso ko ang paghingi ng sorry. At wala pong namagitan po dyan na politiko o taong gobyerno para pagkitain kami. Kaibigan lang din po ang naging way na pumupunta rin sa kanya, naniniwala sa kanya. Kaya nakita ko naman yung picture nila. Sabi ko, nagtanong po ako, yun po. Kaya doon sa mga tarantado, nakukuha ng... Ay, good morning sa'yo, magpa-bless, shoutout sa'yo. Ako naniniwala po mga kaibigan. Itong bigdong, itong pagkikita namin ni Trillanes, kukunin ito ng mga tarantadong DDS vlogger. At gagawan ito na kung ano-anong kaululan na palalabasin na puro kasinungalingan na naman. Kasi kahapon po, na-upload na po ako kahapon ng picture namin ni dating Senator Trillanes. Alam nyo guys, kahapon, pag-alis ko sa kanya, pagpunta ko sa kanya, kaba. Kaba ang nararamdaman ko. Kasi, maaaring magalit siya sa akin, baka masuntok niya ako. Di ba? Hindi na na-expected ko eh. Ganun yung nasa isip ko eh. Tapos yung isang kaibigan ko, binibiro ko, no, sir, nakahanda na po yung pamalo dyan sa baba. Nakahanda na yung dos por dos para dito. Pagbaba, kami nang bahala dyan. Para kung tinatakot ako kahapon, na, ang dating sa akin ako po, paano ako lalabas dito? Kaya nga kahapon, kapit-kapit ako sa cellphone ko eh. Ganun ang ginawa ko eh. Pero, pumunta ako kahapon na medyo natanong ako ng siya, di ba ikaw yung nag-away kay boss? Di ba tanda kita eh? Ba't nandirito ka? Mga ganun. Siyempre doon pa lang na ipag-intrada sa akin, medyo kinabalik. Siyempre normal po yan eh, natatanungin ka ng security. Ba't nandirito ka? Anong gagawin mo kay boss? Anong agenda mo rito? Mga ganon. Siyempre doon pa lang, kabado ka eh. Dahil ako naman ang attitude ko ng pagpunta ko, walang pang ano paman. Magandang attitude ko doon na pumunta, magandang pampakay ko. Kaya ang sinabi ko,
para po makausap si Senator Trillanes at para po makapaghingi na rin po ng paumanhin sa kanya. Pinayagan ako ng security pero bantay sarado nila ako hanggang sa makalapit doon kay Senator Trillanes. Ang kinabiliban ko doon kay Senator Trillanes, pinaalis niya ang mga security niya kahapon. Iwanan niyo na kami rito ni Cap Ninyo. Na, ang tawag sa akin, Cap eh. Iwanan niyo na kami ni Cap. Doon, nakita ko, medyo nabawasan ang kaba. Yung takot ko sa kanya. Nabawasan. Nabawasan yung takot ko. No. Nung nagkaharap na kami at ako yung humingi na, parang normal ang aming pag-uusap. Alam niyo po mga kaibigan, may mga nagsasabi, kukunin kanyang vlogger bilang pag-aapakbog sa mga malapitan. Wala po kami pinag-usapan ni Senator Trillanes. Para po sa kanaman, wala po kami pinag-usapan ni Senator Trillanes na maging pro-Trillanes vlogger ako. Wala pong offer na ganon si Senator Trillanes sa akin. Malino po yan. Wala po siyang in-offer sa akin kahapon. Wala po siyang inaalo. O wala siyang pakiusap sa akin na gawin kitang defender. Wala pong ganon. Walang ganon. Ang simple lang sinabi niya sa akin eh. Nung paghingi ko ng papatawa, sabi niya nga, Ninyo, natutuwa ako, nagkasalamat ako na nagkita tayo, mga ganun salita, pinapatawad kita. Yung sinabi niya ganun, nakatiting ako sa mata-mata niya. Bigla akong umano, nawala ang kaba ko, nawala ang takot ko, hanggang sa pag-alis ko doon, naglakad pa ako, palayo. Hindi ako nagmamadali nung umalis ako. Maayos. Walang sumunod sa akin. Wala. Kasi ang ispel ko po mga kaibigan, ako hindi nyo mo ako basta masusundan eh. Ang ispel ko po niyan, halimbawa galing akong Quiapo, uuwi ako ng Divisoria, sasakay pa ako papunta ng Cubao. Divisoria na po, halimbawa lang ha, uuwi ako ng Divisoria, nasa Quiapo area lang ako, sasakay ako ng joyride pa Cubao. Pagdating sa Cubao, sasakay na naman ako ng joyride papuntang monumento. Pagdating sa monumento, doon ako magjo-joyride. Padiretso sa tinutuluyan kong bahay. Hindi po ako yung tipo na isang uwian lamang isang daanan. Ganun po ang style ko. At minomonitor ko yung mga nasa likod ng sasakyan habang naka-joyride po ako, doon po ako nakatingin sa salamin ng joyride. Kung may sumusunod ba? May tumitik-tik ba? Ganun po ang katwiran ko. Kahit mapalayo pa ako, napakalapit na hindi po ako basta didiretso dun. Dahil alam ko may maraming galit din sa akin, marami ako nakaaway na hindi malayo, na may pag-umano sa akin. Ganun po ako. Kaya, sabi nga sa akin ng mga kaibigan ko, nyo, kaya mo naman magkaroon ng sariling sasakyan, ba't di ka kumukuha? Sabi ko, ano ako gago? Gusto mo maplakahan ako ng mga kalaban ko? Yun pala din sinasabi ko. Meron nga dyan mga may security na nadidisgrasya. Di ba? Ngayon, ganun pong istal ko, mga kapatid. Kasi sinabi sa inyo, walang problema po yun. At isa ko, magaan ang aking loob, nabawasan yung medyo dala ng ano ko dahil nakaharap po yung isa sa mga namura ko. Na nakaharap po at ako humingi ng sorry. Doon ako bumilib kay Senator Trillanes nung nagkita kami kahapon. Na pwede niya sabihin ako, ito putang ina mo ka, kung ano na mga pinag... Walang ganun. Ha? At sa ako po'y naniniwala. Ito po pagkikita namin dati ni Senator Trillanes, gagawan ito ng mga version na kung ano-ano ng mga DDS yet. Ha? Yun ang gagawin ng mga DDS. Ito, may nag-comment. Bakit mo naman sinasabi na laman ang teknik mo? Alam mo ma'am, sabihin ko man hindi. Kasi ang katwira ko sa buhay ko, ganito po eh. Ang tao, mamamatay tayo eh. Sa takdang araw. Walang tao na hindi mamamatay. Tandaan po natin yan.
kung oras na po natin, oras na natin, kahit anong pag-iingat mo, anong ginagawa mo sa buhay mo, pag tayo kinuha ng lumikha. Pag tayo kinuha ng lumikha, ayaw sa gusto natin, wala tayong magagawa. Yan po lagi natin tandaan. Wala tayong magagawa pag tayo ay kinuha na ng Diyos. Yan po totoo. Hindi po natin alam kung diyan lang tayo mamatay, mga kaibigan. Diyos lamang ang nakakaalam. Pero, sa awa at tulong ng Diyos, ako yung nagpapasalamat. Bakit? Buhay pa ako sa mga sandaling ito. Nagagawa ko pa yung mga gusto kong gawin. Yes! Bicolano din si Senator Trillanes. Sabi ko nga sa kanya, yung kapatid ng father ko, kaibig, kabarkada siya nung mga nasa Bicol sila. Magkakakilala sila. Binanggit ko rin sa kanya yun. Binanggit ko sa kanya kay Senator Trillanes na yung tiyuhin ko, kakilala siya personal nung hindi pa siya senator, na nag-aaral pa siya noon. Kabataan nila. Kakilala. Kasi yung father ko po, mga Bicolano po ang mother side ko eh. Mga Bicolano po ang pamilya po namin eh. Kaya, nag-ano sa kami, sa kanya. Ngayon, doon po sa mga magsasabi na kung ano-ano laban sa amin o laban sa akin sa pagkakataon na to, ang masasabi ko lang sa inyo, simple lamang, wala akong pakialam sa negative na sasabihin nyo. Wala akong pakialam kung ano man ang opinion ninyo against sa akin, against sa pagkikita namin ni Senator Trillanes. Ako'y, itong, kaya ko po ito nilabas sa social media, malaking bagay na rin po ito. Bakit? Para doon sa mga mag-aatim. Ha? Sa mga mag-aatim na mga malalapit kay dating Pangulong Duterte na tumatawag sa akin. Ha? Hindi ko na po papangalanan. Yung ipinakita ko po sa inyong text noon na kinakausap ako, pinahihimok ako na bumalik na sa Duterte administration at dudublin daw. Dawa nila ha? Di umano, kung ano man ang natatanggap po na, kahit wala man ako natatanggap dito sa Marcos administration, dudublin daw pa daw nila, bumalik lang daw ako. Malaking bagay itong video namin ni Senator Trillanes para sa akin at para at maipakita ko sa mga Duterte na palatandaan na huwag nyo na akong tatawagan para bumalik sa kampo ninyo. Huwag nyo nang gagawin na mag-text sa akin na ako'y bumalik sa kampo ninyo. Dahil, ang sabi ko nga kahapon kay Senator Trillanes of the record, kung sino po ang nakaupo sa gobyerno at sino pong namumuno, yun po ang aking sinusuportahan. Yun po ang aking susuportahan. Hindi ako magiging anti-government. Ako po, proud ako na ikinampanya ko noong 2022 si dating Manila Mayor Isko Moreno. Dahil sa sinabi ni dating Manila Mayor Isko Moreno na tulungan, suportahan, nagsalita na ang sambayan ng Pilipino nung nakaraan election, atin ang tulungan. Yun ang sinunod ko, yung sinabi ni dating Manila Mayor Isko Moreno. At yan din naman ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Tulungan ang papasok na administrasyon. Ang papasita po yun na bilang sang solidong supporter ay sinusunod ko ang sinabi ng aking mga taong sinuportahan. Ngayon, uulitin ko po kung ano man ang kawayan ni dating Pangulong Duterte at ng kasalukuyan administrasyon, labas na po ako dyan. Labas na ako kung ano man ang sasabihin ng mga Duterte sa kawayan nila ni Pangulong Marcos. Obligasyon ko ang sumuporta, makinig at sumunod sa gobyerno. Yan po ay nasa Biblia, mga kapatid. Ang sabi nga sa Biblia, magpasakop kayo sa pamahalaan. Ha? Hindi po sinasabi sa Biblia na lumaban tayo sa pamahalaan. Dahil walang pamahalaan na hindi nagmumula sa akin. Yan po ay nasa Biblia. Yan po ay nasa banal na kasulatan.
Ha? Ako po'y makasalanan na tao, naniniwala po ako na may Diyos na buhay at tumitingin sa atin. Yun po ang aking paniniwala. Tama na, magkaisa na tayo. Alam niyo mga kapatid, dito ko na, dito mo makikita sa administrasyon ni Pangulong Marcos yung sinasabing unity team. Yung unity na tunay na pagkakaisa. Simple lang naman ang gustong mangyari ng administrasyon ni Pangulong Marcos eh. Pagkakaisa. Magtulong-tulong tayo. Isang tabi ang isang hawayan sa politika. Yung mga tao, kagaya ng mga Duterte, na bakbak ng bakbak sa administrasyon. Sila yung ayaw mawala sa sirkulasyon. Sila yung mga tao na politiko na ganid sa kapangyarihan na ang gusto nila, sila lang ang bida. Sila lang ang nasa pwesto. Ayaw nilang malamangan. Yan ang ayaw ng mga Duterte. Gusto nila, sila lang ang bida. Sila lang ang nasa sirkulasyon. Ha? Yan ang ayaw nila na sila'y nawawala. Ayaw nilang magtagumpay ang Marcos administration. Gusto nila masira para sila ang maging sikat parati. Yan ang gusto na nila. Ha? Ayaw nilang magtagumpay ang Marcos administration. Ayaw nilang magtagumpay ang mga ginagawa sa Kongreso sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang magtatagumpay si House Speaker. Ayaw nila na magkasundo ang mga congressman. Ayaw nila na makapagpapasa ng mga batas ang leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Ayaw nila yan. Gusto nila. Puro negative. Para puro sisihin ang susihin ang Marcos administration. At pagmukhain, walang ginagawa. Yun ang gusto ng mga putang inang mga Duterte. Tandaan nyo mga kababayan. Wala tayong gagawin. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Tulungan, suportahan, magpasakop sa gobyerno. Wala naman sinasabing negative ang gobyerno eh. Na magpakawalang niya tayo. Wala. At yan naman obligasyon natin. Ha? Kaya doon sa mga kalaban ng administrasyon, pumunta kayo ng pumunta. Yan ay pagpapakita at ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Marcos na buhay ang diwa ng demokrasya sa bansang Pilipinas. Pagpapakita na malaya kang magsalita. Ha? Iyang putang inang demokrasya na yan. Kasama dyan ang pagwawalang hiya sa gobyerno. Na binababoy natin, sinisira ng mga ilan-ilan mga vlogger para magkawatak-watak ang taong bayan. Ha? Yan ang kasama sa demokrasyang tinatawag. Sandali. Sandali. Ito to, may nag-comment dito. Kap ninyo, bakit po dati galit ka sa office ni Martin Dino? Tanong lang po. Jose Arcillo, hindi, I don't know kung kilala kita personal o naging empleyado ka niya. Ang tanong mong ito, sasagutin ko. Kap ninyo, bakit po dati galit ka sa office ni Martin Dino? Tanong lang po. Mag-comment ka dyan. Bakit mo nasabing galit ako sa kanya? Empleyado ka ba niya dati? Hindi, kung empleyado ka niya, hindi naman kita mumurahin eh. Hindi kita mumurahin, Joseph. Empleyado ka ba niya? Pakicomment niya sa akin kung empleyado ka ba niya, yes or hindi. Pakicomment. Masagutin kita sa tanong mo. Joseph Garcia. Pakicomment. Hantayin ko itong comment mo. Pakicomment kung empleyado ka ba niya dati? Dati ka ba niyang tauhan? Sasagutin kita ng maayos. Sa tanong mo kung bakit ako galit na galit sa office ni Martin Dino, pakicomment kung ikaw ba ay tauhan ka niya dati. Empleyado ka ba niya dati? Pakicomment, kaibigan. Hantayin ko yung comment mo. Pakicomment, Joseph. Pasagutin kita ng direkto. At yung sagot ko sa iyo, walang halong pamumura sa iyo. Walang halo. Oo. Pakicomment. Pakicomment. Alam nyo, speaking of Martin Dino, ito na, nag-comment na siya. Hindi po may kamag-anak lang po ako. Okay. Nung namatay po si Martin Dino,
pinakita ko rin po sa vlog ko na nag-text ako kay Martin Dino na ako'y humihingi sa kanya ng sorry. Bago po siya namatay. At meron po kaming pag-uusap sa cellphone ni Martin Dino noong mga panahon na yon. Nung nag-usap kami ni Martin Dino, ang huli kaming nagkita ni Martin Dino, June 30, yan yung huling pagkikita namin ni dating Undersecretary Martin Dino, June 30, 2022 sa Luneta Grandstand, na kung saan meron event po doon ang pamagat, salamat, PRRD. Doon po kami huling nagkita ni dating Undersecretary Martin Dino. Personal, doon po kami. July 1, ng OTNAP, may June 31 ba? Unang araw ni Pangulong Marcos bilang Pangulo ng Bansa, July 1, doon po kami nagkatawagan. Ay hindi, hindi pala June 30 yung pasalamat. 29 ata, 28, mga something ganun. Ito na po. Nung July 1, I think June pa yun eh. Bago mag-out lang, oo. Kasi ginanap yung pasalamat PRRD, hindi ko na matanda ni kung kailan yun. Pero dun yun, bago mag-30. Nung pasalamat na yun, kinabukasan nagkatawagan kami ni Martin Dino. Sabi niya, langyakan ninyo. Inaaway-away mo ako, mga ganun-ganun. Nung mga dati, sabi ko, sek, sorry po sa mga nasabi ko sa iyo. Kasi ikaw naman, ang dami kong inilapit sa iyo na mga reklamo ng barangay, iba ang ginagawa ng mga tao mo. Pinipirahan niya yung mga tao, yung mga tauhan mo, pinirahan yung mga inilalapit ko, mga ganun-ganun. Imbis aksyonan, pinirahan ni ano, yung dating tauhan niyang gago, yung kupal na siga-siga daw ko ng putang inan to, na taga-baklaran, ito na. Sa talong, pinatawad niya ako, may voice record kami noon. Kasi nung mga panahon na yun, ang cellphone ko kasi dati, Oppo, Vivo, yung mga ganun ang phone, yung Oppo, Vivo, may voice record po yan. Nakakapag-voice record. Ngayon, ang cellphone ko po, iPhone. iPhone na. Itong iPhone ko po, hindi po ito nakaka-record ng usapan. Hindi na po ito nakaka-record. At hindi na po ako nagre-record ng mga tawagan. Wala na at wala na rin itong pang-record. Ito na po. Sa tanong sa akin ni Joseph, bakit ko inaaway at bakit galit na galit ako? Unang-una, may mga tauhan si Martin Dino na kung saan, ito si Joseph, may mga tauhan si Martin Dino, member din po ako dati, PRRD and ACC. Wala po kaming grupong PRRD. Ang grupo po namin, wala pong PRRD and ACC. Wala po, Joseph. Correction. Correction po ah, Joseph Arceo. Wala pong grupo sa Duterte Movement ng PRRD and ACC. Wala po. MRRD ang tawag po namin dyan. Yan po ang official, yan po ang kauna-unahan Duterte Movement. MRRD. Correction ko po yan, Sir Joseph. Okay? MRRD. Ito po ang tanong mo sa akin, bakit ako nagagalit na galit kay Martin Dino. Ang dami pong kabalbalan sa tanggapan ni Martin Dino. Unang-una, may mga isinama ako sa kanya na mga reklamo sa mga ginagawa ng mga tauhan niya. At yung mga tauhan ni Martin Dino, imbis aksyonan yung ginagawa ng ibang barangay chairman, pinipirahan ng mga aso ni Martin Dino. Hindi ko lang mabanggit ang pangalan, nakalimutan ko na yung taon to. Pinirahan nila, ginatasan nila yung mga ibang mga barangay chairman. Pinipirahan nila. Attorney Matibag, hindi ko po matandaan si Attorney Matibag. I think baka sa mukha, maalala ko mukha niya. Oh. Yes! MRRD, tama. Kinorek lang po kita. Kasi member po ako dyan. Original member po ako ng MRRD. Now, ang dami pong imbis aksyonan yung mga barangay chairman na nireklamo, pinipirahan nung tauhan niya. Nakalimutan ko yung pangalan eh, na taga Baclaran eh, Balasubas eh.
na ngayon ginagamit niya yung pagiging igil-igil niya. Oo. Ngayon ito na. Yung isang bagman ni Martin Dinho, ha? Kaibigan ko din. Kausap ko din si Igor. Si Igor mismo po, tauhan niyan ni Martin Dinho. Ang daming sinasabi sa akin na mga pinagagawa sa kanya, na mga illegal. Pinsan mismo ni Martin Dinho. Pinsan mismo ni Martin Dinho. Pati yung dating daw di umano na mayor na ng Batangas na sangkot daw di umano sa Narcolis. Hinututan ng pera daw ni Martin Dinho. Hinuna ng pera para lang daw matanggal sa Narcolis. At nangyari daw ang abutan yan mismo sa loob ng DILG. Ang nagkwento mismo, pinsan ni Martin Dinho. May video po upload ako doon na ini-interview ko yung pinsan ni Martin Dinho. Dinho rin ang ipilyido. Ngayon, sino hindi mabibwisit sa kanya? Nagkausap kami. Sabi ko, para ka namang tanga, Jose, tauhan mo, winawalang hiya ka na, harap-harapan. Inutil ka. Wala kang kwentang, Yosek. Gumanan ako, yes! Sino hindi mama? Yun ang pinagmumula ng awayan namin. Kahit Duterte ka nun, susupikin kita. Ganun ang ginagawa ko nun. Inaaway ko kahit mga tao ni Digong nun. Ganun ang ginagawa ko. Pero, wala siyang ginawang aksyon dun. Hanggang sa namatay po si Martin Dinho. Alam niyo ito, nakakasakit ha? Ang dami pong mga tao niya na nakinabang sa kanya. Hanggang sa nung namatay, hindi na nagparamdam. Ginamit lang din siya. Yes, Richard! Yes! Yeah! Tama ka, Sir Richard. Yung putang inang yan, nakalimutan ka pilido niyan. Balasubas yan, makapal ang mukha niyan sa baklaran. Gamit na gamit ang DILG. Yes, gamit na gamit ng putang inang Richard na yan. Gamit na gamit ni Richard ang pagiging DILG niya. Logo na naglalakihan sa gate, sa pintuan ng kotse, DILG, DILG. At yan ang nangongolekta ng kwarta. Hinuhututan. O, sinabi mismo yun, ang pisa ni Martin Dinho. Ha? Sabi ko nga kay Richard, idimanda mo ako, putang ina mo ka. Hindi kita uurungan. Ha? Hindi niya naman magawa. Hanggang sa minuro, nung nagkita nga kami niya sa DLG, boss, boss, move, move. Pabus-bus-bus sa akin. Sabi ko, kaya ka na naman suplakin eh. Ganyan kagago yan. Ngayon sa igil nagsusundot. Yung putang inang yan. Ha? Ganyan. O ito, may kupal na pumasok. Bigyan natin yan. Pinakita ko comment mo. Michael, ito ang tanong ko sa'yo. Ikaw, alam mo, binayaran ako. Ang tanong, tanong ko, magkano bayad sa akin? Ikaw, buti ka, may alam ako. Hindi ko alam na binayaran ako. Hindi ko alam. Dapat kumpleto, sasabihin mo kung magkano binayad sa akin. Magtatanong ka. Alam mo, yung mga ganyang galawan na magkano binayad. Yan ang sinasabi ko po, mga kaibigan eh. May mga lulutang dyan na mga video-video kung ano nung sasabihin gagamitin sa aming video ni Trillanes. Alam niyo, magpasalamat kayo, mga putang ina ninyo. Magpasalamat kayong mga litsi kayo na mayroon kayong maiko-content sa akin. Ha? Meron na naman kayong pagkakakitaan sa video ko na nagkita kami ni Senator Trillanes. Utang na loob niyo sa akin niya. Bakit? Nagmumonetize ba ako? Hindi. Sumasahod na ako kay Facebook, kay YouTube, hindi. Kayo, nanakarin yung video ko kung ano nung sasabihin ninyo. Ngayon, anong gagawin? Kikita kayo. Kaya pigilan nyo na ang kalitsihan nyo. Ha? Matuto kayo magpasalamat. Ha? Kasi pinagkakitaan nyo na naman ang video ko, mga putang ina ninyo. Ha? 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 Lumang style na yan. Ha? Ano ba? Ha? Ha? Tatawa na. Hindi, alam niyo mga kapatid, nasa social media tayo.
Negative, positive is publicity. Huh? Eh? Yan ang gagawin. Correct ka dyan. Tapos kung ano na naman, sigurong ibabahid din ng mga DDCF sa ika-counter sa picture. Correct! Oh. Correct! Alam mo, expecting ko na yan. At least na ilabas ko dito ang katotohanan, ang totoong pagharap ng militaryanes na isabi ko. At least ako, alam ng publiko, bakla ako, alam nila na malantod ako, bayot ako, pero may lakas loob akong humarap kay Senator Trillanes. Na alam ko na kahit delikado yung ginawa ko kahapon, may bayag akong humarap sa kanya. Na walang itiyakan na makakalabas pa ba ako sa kanya o hindi na, o pakakawalan ba niya ako o hindi na, pero hindi ako nag-alinlangan na humarap sa kanya pumuntang personal. Dahil alam ko sa sarili ko na bukal sa puso ko, bukal sa kalooban ko ang pagpunta sa kanya, at ako'y naman eh hindi nabigo sa kanya, na ako'y pinatawad niya, kaya mas masasabi ko na mas may bayag ang katulad kong bakla, na mas malalaki pa ako sa mga taong mga nagpapanggap na lalaki kesyo. Mas tunay na lalaki pa ako sa inyo, mga putang ina ninyo. Ha? Mas may bayag ako sa inyo, mga gago. Kaya, again, maraming salamat sa ating dating Senator Trillanes. At least napatawad mo po ako, sir. At higit sa lahat, kung ano man ang pagkakamaling nagawa ko, bigyan niyo ako ng time na mabago ko ng aking mga maling pagkakamali ng mga nagawa ko. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at patuloy na nanonood sa ating mga vlog, na kahit sabihin na natin talagang palamura tayo na ganito ang bibig natin, pero nandiyan po kayo. At nagkapatawaran na nga po itong si Cap Ninyo Barsaga at itong si Senator Sunny Trillanes, na ngayon magbabalik politika at kakandidatong mayor ng Kankalu-Kaloocan. Ayan, di ba? Kita niyo po ah. Posible pa rin pala talaga na magkaroon po ng pagkakabati-bati kahit po masalimuot at napakalalim po ng matinding pinagdaanan, di ba? Ito katibayan lamang na si Trillanes mapagpatawad pa din na tao. Si Digong lang siguro talaga ang hindi niya kayang patawarin. Sa isa pa si Kuya Ninyo Barsaga, umami naman to, talagang pinatrabaho sa kanya itong si Trillanes. Diba, pinasira, pinamura, marami pong naging project itong si Ninyo Barsaga dyan po kay FPRRD. Diba, umami naman si Ninyo na talagang siya po ay kinuhang trabahador nitong si Digong para mangyurak ng pagkatao ng mga kalaban ni Digong. Diba? Kasama na dyan si Laila De Lima, tapos yung iba pa pong mga nakasuhan pa nga dyan, si Ninyo Barsaga, nung mga ilang pinatrabaho ni Digong iniutos na siraan sa SOCMED. Buti na lang talaga at ngayon po, sa panahon ngayon, ay nagkakaroon po ng pagkakabati-bati ang mga dilawan at ang mga dati pong naging pro-Duterte. Kasi alam nyo, sa totoo lang, sa pamumuno po ni PBBM, diba dapat talaga yung pinaka-slogan na na pagkakaisa, unity, yun talaga dapat ang manaig. Kaya lang nga po, merong Duterte sa administrasyon diba? Merong Sara Duterte na ang alam lamang po ay mang-away ng mang-away. Nakita naman natin yan sa kanyang ama. Kaya nga nung panahon ni Digong, malabo talagang magkaroon ng reconciliation sa mga tao, sa mga nasa mundo ng politika. Kaya nga diba nakakagulat yung pagpunta nitong si Sara Duterte kaya Lenny Robredo, dahil yun yung pinakahuling maiisip mo na magagawa ng isang Duterte, ang makipagbate sa isang dilawan, sa isang Lenny Robredo. Yun yung pinakahuling maiisip mo na gagawin ng isang Sara Duterte. Pero diba, para sa ngalan ng 2025 election, ay ginawa yan ni Sara para nga naman makapagpapansin
at makakuha ng simpatya. Si Ninyo Barsaga ay ginamit nitong si Digong para po masiraan ang lahat po ng mga kalaban ni Digong at ng kanyang administrasyon. Kasi hindi po pwede na magkaroon ng pagkakaisa noong panahon ni Digong, dahil kung makikipagkaisa ang Dilawan sa kanya, malalaman ng mga Dilawan ang ginagawa pong kasamaan ni Digong, like dito sa EJK, yung pagpapaubaya sa mga Chekwa ng West Philippine Sea, etong kanyang pogo na talaga naman pong punong-puno po ng mga kasamaan, mga krimen, di ba? Yan yung ano eh, yan yung ayaw ni Digong. Kaya nga, pinakulong niya si De Lima, pinagurgur si Espinosa, tapos ngayon si Kerwin, di ba, ginipit nila, inawakan nila sa leeg para maging witness laban sa mga kalaban ni Michael Yang sa usaping droga. Di ba talagang ano po eh, meron po talagang ginawa itong si Digong na masama. Kaya nga sana, sabi ko nga eh, sana itong si Ninyo Barsaga maimbitahan sa Quadcom, kasi ito po ay kasama sa ano na yan, sa pag-iimbestiga po sa EJK noong panahon ni Digong, na ang ilalabas dapat ni Ninyo Barsaga ay pabor sa gobyerno. Sana makita ng Quadcom yan, kasi may alam si Ninyo dyan. At DILG secretary pa ang kasama niya dyan eh. Alam ko nakaharap niya yung DILG secretary noong panahon ni Digong, at ito po ang isa sa mga kamiting pa nila. Diba? So, malaki ang naging kaalaman dyan ni Ninyo Barsaga. So, yun, diba? Meron pa rin pagkakataon pala sa pagkakaisa. Talagang pagkakataon para magkabati-bati at magkaroon po ng kapayapaan. Sana yan ang nakikita ng mga didishit. Diba? Huwag nilang todo suporta, todo protekta may ginagawa ng masama. Katulad ni Kibulok, naubod ng kasamaan ang ginagawa dito sa mundo. Pastor-pastoran pa yan. Diba? Tigilan nyo ang pagsuporta sa masama, dahil masama po kayong ehemplo niyan sa ating mga kababayan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo at chup-chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.